Shout out to Don Roaya. Hi Don Roaya. O, sa lahat ng viewers ni Don Roaya, subscribe to you no. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel ng Don Roaya. Kung bago pa lang nandito, don't forget to like, comment down below pag the hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan. Mga paps, ayun, bago tayo magsimula muli, nais ko ulit batiin ang nanalo sa ating paraffle giveaways na ginanap noong Sabado, si Lorisa Isidro. Ayan mga paps, na taga Tarlac. Tama ba? Tarlac o Pampanga? Yun, so congratulations at sa mga nakisaya, nakisali sa ating paraffle sa chatbox mga paps ha. Thank you so much mga paps, inabot tayo ng madaling araw. Kung hindi man kayo nanalo, ay huwag kayo mag-alala dahil sa next raffle natin, meron tayong 6 bike na ipamimigay, only for you guys yan mga paps. Bike yan mga paps ha, talagang build na yan ha. So yun, mas maganda yun, di ba? Yun na lang isipin nyo mga paps. Tsaka isipin nyo na lang kung hindi kayo natanggap sa nakaraang paraffle, eh mas maganda yung darating sa inyo, di ba? So yun lang, at kung bago pa lamang dito, ako pala si Don Roaya, isa po akong bike vlogger o cyclist vlogger na nagre-review ng mga bike parts, ganyan. Mga basic lang naman mga paps, hindi tayo sa masyadong technical. Alright, tapos mag-like ka, mag-comment ka. Kung paano makasali sa ating raffle mga paps, eh simple lang. Mag-like ka sa lahat ng videos na i-upload natin. Mag-comment ka, for example, Don Roaya, ang ganda naman yung bike na ni-review mo. Tapos followed by hashtag Don Roaya. O sa dulo, lagyan mo ng hashtag Don Roaya or number sign Don Roaya. Tapos isubscribe mo na yan. Diba? Napakadali lang. Meron tayo naisip na mas magandang paraan para mas makakuha ka, mataas yung chance mo na mag-vote ka sa raffle. So anong gagawin mo? Kung meron kang 10 accounts na YouTube channel, isubscribe mo na kagad dito. Paraan, gumawa ka, magpa-subscribe ka sa mag-anak, kapatid. Kaya kailangan ng screenshot, send yun lang sa messenger ko na Don Roaya. Evidence yung mga paps, parang receipt mo, syempre, di ba? Kailangan natin ng ebidensya. Yun, napakadali lang, no? Send nyo lang sa Don Roaya, sa messenger ko, or sa email ko, donroaya@yahoo.com. E, pasok ka na sa ating paraffle, mga paps, di ba? The more, the merrier, the higher chances na mabubunot ka. Syempre, pag mas marami yung account na isusubscribe mo dito sa ating YouTube channel. Bakit natin ginagawa to? Para mas mabilis natin ma-hit yung goal natin, mga paps. Alright, so may goal tayo na 55,000. Siyempre, may goal din kayo na makuha ng bike, diba? Tulungan lang tayo mga pop. So yala, let's go! Umpisa na natin ang pagre-review dito sa MTB. Alright, ito mga pops ay Mountain Bike Kronos. Napakaganda mga pops. So kakulay ito ng Trek ko. Alright, ang kulay niya ay bright matte na gray. Alright, matte na gray mga pops. Ang ganda oh! Alright, so dito tayo magsimula sa kanyang top tube. Ito mga paps, Tornado. Kronos Tornado. Itong model ng bike na to mga paps. Ayan, may nakasulat na Tornado. Ganda. Tapos dito, sa taas ng kanyang top tube. Ayan, may nakalagay na 6061. Ito yung ano, kapal, no? Ng alloy na ginawa dito mga paps. Ayan. Alloy design 6061. Hydroforming tube na may pakulay na glitters ba ito? Ay hindi naman, shining shimmering lang. Alright, dito naman sa kanyang down tube mga paps, ito ay may Kronos din. Ito yung mismong brand ng bike mga paps ha. Alright, ang kulay niya para siyang chameleon mga paps, no? Kami chameleon, rainbow mga paps, blue, violet, pink, ayan hanggang nag yellow. Orange shirt ba yan? Roy G. Bib. Roy G. Bib. Alright, ayan. Yellow, yan. Nasa nag-blue ulit. Ayan, Kronos, ang ganda. Sobra. Alright, so dito tayo sa kanyang seatbelt naman, mga paps. Ayan, basahin natin. This bicycle is not designed for off-road use or for stunting, mga paps. Alright, ayan mga paps, no? Isa mga off-road. Alright, mga lubak-lubak. Yung mga hindi magagandang daan likado ito mga paps. Tapos lalo na sa mga stunting tulad ng BMX. Siyempre may designated or certain bike na naka
descender, mga paps. So ito, feeling ko pang ano lang talaga to eh. Mountain lang talaga to. Or sa kanyang seat stay, walang word na nakalagay pero may stripe dito na puti sa taas ng kanyang chain stay. Alright, ito yung dugtong, mga paps. Oh. No chain stay at seat stay, ito yun. So far, wala naman ako ma-review dito. Yung speed niya, bilangin na kagad natin. 1. Naka 1 by lang pala to. 1. Malamang walang FB dyan. Dito sa kanyang cogs, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 speed, mga paps. Woohoo! 1 by 13 speed, mga paps. Oh. Alright. Tapos ito, may protector pa dito, mga paps. Oh. Ano siya, mga paps? Yung quick release siya, mga paps. Ayun o, huli. Ayun, quick release na. Salamat naman, nagawa na tayo ng quick release. Alright, etong kanyang RD o rear derailleur, mga paps, ay ARX Kronos, mga paps. 1x13 speed. Compass, etong kanyang tire, mga paps. Compass. Kronos naman, etong kanyang rim. Ang tire ay... Nasaan yung tire dito? Ay, 27 lang, mga paps, oh. 27.5 by 2.35. Nasa medium size lang pala to. Gawa siya ni Compass. Kronos naman yung rim. Medium size etong frame. Ay, walang nakalagay na M, pero I think this is medium size dahil inangkop doon sa size ng tire, mga paps, no? Tapos etong seat post niya ay Kronos din. Ayan, nakita niyo naman. At may reflector na. Wala, maganda, paps. Oh. Maganda to dahil kahit wala kayong nalobat yung battery nyo, yung lights nyo, eto meron na kagad. Oh. Ito yung maganda dito. Yan, ayun talaga yung purpose yun, mga paps. Alright! Yan, may seat post lamp na Kronos din. Itong kanyang saddle. Nakabalot pa talaga ng plastic. Dito tayo sa kanyang fork, mga paps. Ayun! Remote lockout na. Ayun, oh. Remote speed lockout. Tamabasa nyo ba, mga paps? Remote speed lockout. Ito yung mga paps, oh. Tanggal eh. Ayan. Click nyo lang yan. Kukusa yan mag-open at close, mga paps. Wala na kayong pipihitin dyan. Alright. Ito ay airtight, mga paps, oh. Mostly, mga paps, yung fork airtight remote fork lockout. Ayun. Ayun, mga paps. Quick release na rin to. Yung hub niya, gawa na rin ni paring Kronos. Ayun, oh. Alright, naka-disc brake na rin. Compass, itong tire. 27.5, ah. Yung rim, gawa rin parang Kronos. Fork, ay Kronos din, mga paps. Alright, 27.5. Siyempre, dapat magkakatod mo yun, mga paps, no? Ulitin ko lang, ha. Remote fork lockout na siya, mga paps, ha. Tapos, ito ay X-Spark and mineral oil na rin to, mga paps. Itong kanyang brake. Shifter, ay gawa rin parang Kronos, mga paps. Ang ganda ng ano, oh. Yung leather niya, mga paps, oh. Ang ganda. Tapos, itong handlebar ay gawa rin ni Kronos. Tapos yung model ay Tornado. Ayun, oh, Tornado. Stem ay gawa rin ni paring Kronos, mga paps. Alright. Tapos, ayun na. Ah. Ulitin ko, expert mineral oil itong kanyang brake. May reflector na rin sa harapan. Ayan. Kanyang sundan natin. Naka-ICR pala to, pero isa lang. Ayun. Shifter ay naka-ICR, mga paps. Ayan. Tapos etong kanyang... Ayan, malamang. Etong kanyang brake ay naka-external. O like dito pinadaan sa hababa ng down tube niya, mga paps. Alright, so yun lang. Maraming salamat sa nanood. Abangan nyo yung next bike na i-review natin dito sa ating YouTube channel, Andon Roaya. Yun lang, mga paps. Stay safe, guys, and God bless you.